Hello guys, welcome to my channel, and today mag-unbox na naman tayo. And for today's unboxing video guys, mag-unbox tayo ng motherboard from MSI. It's MSI B450 Mortar Max. So yun, bago ko siya unbox guys, may mga sasabihin muna ako sa inyo na I think makakatulong din. It's a micro ATX na board, so hindi siya pwede sa mga mini ATX na chassis kasi hindi siya magkakasya doon. And pwede siya sa micro ATX lang na case, chassis, or pwede rin siya sa ATX. So yun, meron siyang 4 RAM slot na kaya mag-support up to 3466 MHz. And of course, MSI, it's supported siya ng Mystic Light Sync ng MSI. So, yung mga lighting effects nyo, mga RAMs, mga kung ano man lighting effects nyo, pwede nyo siyang isync dun sa, pwede nyo pagsabay-sabay yung ilaw ng sync, pwede may mga music effect, yun, gumagana siya dito. And of course, last, it's AM4 socket. So, it's made for Ryzen na CPUs. Hindi siya pwede sa Intel. And yun, let's go, unbox na natin siya. Yan, so unbox na natin siya ngayon. And yun, tinanaw na natin yung box. So itong board, istatabi ko muna. Tignan muna natin yung mga nasa loob ng box. Yan siya. So inside the box guys, meron siyang ito, di mawawala yung MSI emblem sticker siya. Pero siyang ikabit sa mga keys or kung saan nyo gusto. Sa akin kinokollect ako yan. Of course yung IO shield na merong black accent and white, black and white accent. Then meron siyang logo ng MSI, which is good. Then yun lang ang bad, yung likod niya. Hindi siya nakikisabay sa mga uso ngayon na wala nang mga nakikita niya yan, yung mga bakal na nakausli. Wala yung mga bago kasing IO shield, wala na mga ganyan. Para hindi masugatan yung likod ng board nyo, ginawa na lang nila is parang meron na lang soft na foam dito tsaka aluminum and wala nang nakausli. Pero ito kasi meron pang nakausli. So, yun lang, medyo bad. Pero wala namang kaso yun. Of course, meron siyang libreng dalawang SATA cable. Yung kanyang CD. Mga drivers niya. Pero pwede naman kayo mag-download online. Mas updated naman online. Yan yung thank you card ng MSI. Nakalagay dito yung mga products nila. Hindi pala yung thank you card. Ito pala yung thank you. Yan. Thank you for choosing MSI product. Ito yung quick installation guide. Meron din. And of course, yung ito. MSI shout out. How to enter. Okay. Yung mga rewards. Yan. And yung kanyang booklet. Maganda rin ang booklet niya. Yan. And of course, wow. First time ko makakita ng board na meron siyang dalawang M.2 screws. So, sabi ko nga sa mga previous unboxing videos na mga motherboard na wag na wag niyong iwawala yung mga M.2 screws nyo. Kasi pag bumili kayo ng mga M.2 na SSD, hindi na kayo magkakaroon ng chance makakuha nito. Binibigay lang to sa may mga sa pag-purchase nyo ng motherboard. So, huwag nyo siyang iwawala. So, yun, wala naman na. Then, ngayon punta tayo sa ating board. Tabi ko na muna to. A few moments later. So, ito yung itsura ng board. Bababa ko na lang. Ayan. Yan po yung itsura ng motherboard. And ngayon, zoom ko siya para makita nyo lahat. Ayan. Ito, meron siyang yan, 8 na pin. 8 power connector. 8 pin power connector para dun sa extra power ng CPU. Ayan. Ito, AM4 socket from Ryzen. Sabi ko nga, meron siyang 4 na RAM slot na kaya ng 3466 MHz na speed ng RAM. Then, dito naman, sa top right, meron siyang system fan. Then, meron din siyang easy debug LED. So guys, ano yung easy debug LED? Once na hindi nyo na-open yung PC nyo, may ka-problema, iilaw yung isa dito sa mga apat na ilaw na yan. Iilaw yung isa-isa dyan or dalawa. Then, naka-indicate naman dyan kung ano yung problema. Kung CPU, no display, pwedeng RAM, yan.
Then, of course, yung 24 power pin connector. And, yung meron siyang dalawa dito na SATA port. Then, meron din dito, total of 4 na SATA port. Then, ito yung kanyang VRAM. Yan. Yung sa heatsink, VRAM heatsink. Ito, meron na siyang. Yan. And, yan. Still yung ano niya, yung sa PCIe niya, and din yung isa yung plastic. Then, meron siyang dalawa. And, meron siyang M.2. Yan. I don't think kung supported siya ng NVMe, pero meron siyang M.2 na para sa SSDs. And of course, yung kanyang ito, CMOS. Then, muna tayo dito sa gilid, sa baba. Yan. Dito naman sa side, meron siyang, ito yung sa audio, system fan 3. And meron siyang JRGB1. Ano yun? Ano tong JRGB1? JRGB1 is 12 volts na RGB header. Hindi siya pwede sa RGB since yung ARGB is 5 volts lang and meron siyang tatlong pin. And ito is 4, so 12 volts RGB is yun lang. RGB header lang siya. Yun. Then, yung kanyang USB, USB 2, and USB ito, yung 3.0 para sa ano nyo, sa chassis nyo. Then, meron siyang JRGB2 ulit para sa isa pang RGB header, 12 volts again. And yun. So, yan. Ito yung itsura ng board. Yan. Then, ngayon, punta naman tayo sa side. Sa, ito nga. Sa side naman, ito meron siyang, ganda ng itsura niya yan. Meron siyang red accent ulit. And ito, meron siyang reset sa taas. Yan. Meron siyang PS2 port. Meron siyang dalawang USB 2.0, dalawang USB 2.0. Meron siyang display adapter, display port na meron siya ito, display port saka HDMI. And meron siyang dalawang USB, dalawa. So, a total of, meron siyang tatlong USB 3.0 na kulay pula. Then, meron siyang gigabit LAN. Yan. Ito po yung gigabit LAN niya. Then, meron siyang, dito sa gilid, meron siyang USB Type-C for your Type-C na mga connections. Then, meron siyang ito, yung kanyang audio ports. Yan. So, yun lang naman. And, wala namang special masyado. Dito pala, meron siyang yan, Mortar Max na display. Tinatakpan niya rin yung mga VRAM heatsink. Ito rin. Meron din dalawa sa taas. Actually, tatlo. Then, yun lang. Mamaya, papakita ko sa inyo yung board pag na-assemble ko na siya. Ano yung itsura niya. And, pakita ko na lang din sa inyo yung lighting effect. Hindi naman lahat, totally lahat. Pero, papakita ko na lang din. So, yun. Let's go. Magpapaalam na, and if may naging pa yung info, may natutunan kayo, nagustuhan yung video ko, hit na lang yung subscribe button guys, kung kasi malaking tulong po sa akin yan para mag-grow po yung channel ko, and if hindi naman, ayaw nyo naman din i-hit, okay lang po, naintindihan ko naman kayo, malaking tulong na rin sa akin, or malaking bagay na rin sa akin, na pinanood nyo po yung video ko, and by that, guys, ulitin ko, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta and sa mga patuloy pong nanonood ng video ko and sa mga nagsasubscribe din na nagla-like. So, yun lang, maraming salamat and goodbye.